Matapos basbasan ay formal nang itinunover sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga na-recover na bahagi ng sinakyang Piper Seneca plane ni Umaong Interior Secretary Jesse Robredo. Kanina lang ito ibinyahin ng Philippine Coast Guard mula Masbate sakay ng BRP Corredor. Ayon sa CAAP, hindi na kailangan dalhin sa ibang bansa ang makina ng Piper Seneca para imbestigahan. We have the Philippine Aerospace Development Corporation which has the required expertise to tear down engines like this. Ang nagkapera-perasong bahaging ito ng eroplanong sinakyan ng Secretary Robredo ay dadalhin na sa CAAP Training Center para imbestigahan. Ayon kay Secretary Marrojas, hindi niya bibigyan ng deadline ng gagawing imbestigasyon para ito ay maging mabusisi. Pipilitin umanong i-recreate ng CAAP ang mga huling sandali bago bumulusok ang eroplano sa dagat ng Masbate. Mahalaga raw ang kwento kaugnay nito ng nakaligtas na aide ni Secretary Robredo na si Senior Inspector June Abrasado na posible umanong nakalabas ng matanggal ang pinto ng eroplano sa kanyang tabi. Dito si Abrasado, dyan si Captain Blake. So, ito yung main door. Pero may isa pang palaisipan na gustong masagot sa investigasyon. Ayon sa CAAP, the total flight is about an hour and 20 minutes. So, an hour and 20 minutes is a total of 80 minutes. E kung in 30 minutes, half an hour, alam mo na may ride trouble ka, ano nangyari in the next 50 minutes, halos 1 hour, na hindi siya nag-U-turn pabalik sa Cebu at dumiretso sa Masbate? Hiningi na rin ng CAAP ang tulong ng mga telco para bigyan sila ng mga dokumento tungkol sa mga tawag at text na nagmula sa mga sakay ng bumagsak na eroplano para makatulong sa investigasyon. Ako si Rafi Timang, inyong saksi.